set aside muna lahat natin to. To sila. Kasi later pa natin to gagamitin. So, itong beef, ilalagay natin siya dito sa zip bag. Tapos, iko-coat natin isa-isa yung beef natin. So, ayan. Maglagay lang tayo ng ilang ano, ng isang lutuan ng beef. Tapos, isi-sprinkle natin yung cornstarch. So, kung kaya pa niya, antayin pa natin. Shake lang natin na ma-coat yung isa-isa. So, dapat sure natin na ang lahat ng part ng beef natin is malalagyan siya ng cornstarch. Ayan, may mga pula-pula pa. So, kailangan natin i-mix. So, itong part na to is okay na siya. Set aside lang natin. So, while nagsasabi, so ayan, tapos na natin lahat na fry yung ating beef. So after that one, iset aside lang natin para magawa na tayo ng ating sauce.
yung soy sauce. Tapos, yun yun, para mas mag-ilang na. Palagyan natin ng pepper. Tayin lang natin siyang ma-melt talaga yung sugar. Ayan. Then, kuha kayo na spoon. To taste. Kung okay ba siya or hindi. Natin siya na lahat na toro ano talaga. Mix talaga dun sa sauce na ano natin. Cornstarch para mas lalapot. At ilalagay ko na din yung green scallions. Ayan. So, ayan. Nakita niyo na. Bilis na lumapot. So, pag dinagdagan kasi siya natin, so, pahinaan na natin ng sobra yung apoy. Just to make lang sa scallions natin na medyo lalambot siya. So, ayan. This is our final look. So I hope you learned something on me and the taste is like you are in a Chinese restaurant, I swear. So ayan siya. Looks so yummy, so juicy, so crunchy. So ayan. So please, if you like this video, can you please like, share, and subscribe, and comment down below for more cooking tips from Mommy Jham’s TV.